Minessage po ako ng classmate ni Josh, ka-co-graduate po niya this year, na sabi niya, tita, maraming salamat po talaga kasi na-bless daw talaga siya, na-touch daw talaga siya ng gusto dun sa word na binitawan ni Pastor sa kanya. Tito ang tawag niya kay Pastor eh. Sabi niya, hindi ko po yun makakalimutan. Sabi niya, kung pwede nga lang po, paulit-ulit na pakinggan ko kung sana na i-record, sabi niya gano'n. Pero sabi ko nga, tinext ko siya na, sabi ko, nakabaon na yun sa heart mo. Kahit paulit-ulit mong bulay-bulayin yun, lakaran mo iyon. Kasi message sa'yo, word sa'yo, Lord, word sa'yo yun ng Panginoon. Kaya ilakaran mo yun. Tapos alam niyo po, nangako siya, sabi niya, opo, hindi ko po yun makakalimutan at lalakaran po iyon. Amen. Biro niyo po yung word na pinapadaan ng Panginoon sa bibig ng lingkod ng Diyos ay nagiging life-changing para sa marami. Lalo na tigit sa mga kabataan ito na tatahak ng panibagong landa sa kanilang buhay, sa kanilang pagtungo sa kolehiyo. Eh, napakalaking bagay po noon. Sabi nga ng Bible, thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path, di ba? Sa pagharap nila sa buhay ng pagiging college student, dami nilang mga pagsubok na daraanan, challenges na daraanan. Pero yung salita ng Panginoon na binitiwan ng lingkod ng Diyos, magiging gabay iyon, magiging ilaw iyon, upang hindi po sila maligaw ng landas. Kaya purihin po ang Panginoon. Say it in English. Okay. During the baccalaureate service of my son, a classmate of him was given a word by the man of God, Apostle Ricardo Di Carillo, and this girl was really touched by God's word through his life because she said, according to her, that it was really life-changing. It had a very great impact on her life, so that she said, it really touched her and she was crying all throughout when she received the word. And according to her, she will really never forget that because she said that word that God has given to her through the man of God was really impactful and life-changing. And not only that, even the mother, okay, the girl was saying to me, her mom was also touched and was also crying all throughout when the word of God was prophesied upon this girl. So it is really a blessing that God is using His servant, Apostle Ricardo Di Carillo, to give specific word of prophecy so that these children or these high school graduates, as they go on to their college life, will have the guidance of the word of God in their life. So that when they go to college, the light of the Word of God shall be their guide. So that they will not be veering away from the will of God in their life. So, praise God, the baccalaureate service was also a chance for God to show that in this church, the servant of the Lord is really hearing the word of God, so that when he opens his mouth to put out the word of God, many lives shall be changed. So, I also remember my son, Joshua. I was behind him when the a pastor gave his word unto him. The Lord also said to Joshua, that he will be a light unto many. When he goes to college, he will impact the lives of many among his classmates, among his professors. And one thing that really stuck onto my mind was when the pastor said, you will, because Joshua personally, his personality is really independent eh, tapos very strong-willed talaga siya. Whenever he wants to fight for something, he will fight through it. And he will reason out, even his teachers, even his classmates, they know that Joshua is really a strong-willed person. He just doesn't stay quiet when he knows that something is wrong or something is right. He will stand up for it. So, the word of the Lord upon Joshua is that God will tell you to go to the right, but you will try to go to the left. Parang ganun. Parang sasabihin ng Diyos, eto, pumunta ka sa
strong-willed si Joshua, he will try, mag-explore siya daw, at he will try to go to the left. Pero at the end of the day, sabi niya, your heart will seek God because you want to obey God. So doon ako na-bless kasi yun nga, ang mga teenagers, yung mga kabataan po natin ay talagang sila yung tinatarget ni Satan, di ba? Pero kapag ang salita ng Diyos, but the Word of God, with the Word of God is implanted in their hearts, no matter what, in their lifetime, as they travel their journey, they will choose to obey God. They will choose to obey the Lord. They will choose to serve God. And they will choose to love God. So I'm so thankful kasi my boys graduated from elementary and high school and Joshua is going into college. So as you have prayed for him, as you have supported him, my children, and I'm so thankful for that. I just hope that you will continue to support us in prayer so that my children will continue to walk in the ways of the Lord. And at the end of the day, they will choose to serve the Lord. So maraming pong salamat. Thank you very much, Kingdom of Jesus, mga kapatid, brothers and sisters in the Lord. Thank you from the bottom of my heart for your prayers, for your support, and your love. We could not have reached this point if not for all of you, for your prayers, for your love, and for your support. Thank you. Yan, hindi lang yung mga nandito, siyempre, yung mga nakikinig at nanonood ng BBD, ng Facebook, mga kapatiran natin sa iba't ibang bansa at sa iba't ibang panig ng Pilipinas, no? Mula sa aming puso, maraming salamat. Hindi namin nakalimutan lahat ng pagtulong ninyo. Sabi ko nga, pag-atid nyo sa kanila, pagsundo nyo sa kanila, pag-isa nyo ng umaga, pag-aasikaso nyo, pag-tutor ninyo, kilala nyo kung sino kayo eh. Pag-alala nyo sa kanila, sabi nga ng school, first time ito in the history, sa klase ng porter nila Joshua, 22 yata ang nag-honor. At isang student doon, ang hinila niya, ang mami niya, ki Joshua. Sabi niya, mami, kaya ako nag-honor dahil ki Joshua. Kasi may nita mo ba? Naintindihan niyo ba yun? Hindi niya natin naintindihan eh. Nakalapakay sa pagkakas ako naintindihan niyo. Maraming naging honor, 22 yata, no? Sa klaseng yun, tatang sabi, kaya sa isang estudyante at humila sa mami niya, sabi niya, mami, kaya ako nakapasok sa honor dahil ni Joshua. Yeah. So hindi lamang si Joshua nag-isal sa kanyang pag-aaral, nahila niya ang marami para makapasa at magkaroon ng honor. Amin po ba? Yan. At sa pagpunta niya sa college, ay meron siyang layunin kung bakit siya pupunta roon. Amen po ba? Para to in fact, no? Yung buhay niya ay maging blessing, to be a light, no? No? Sa lahat ng mga makasalamuhan, students, professors, etc., etc. Yan. Kaya muli, no? Pakipos na kagad natin ito, ha? Salamat sa inyong lahat, no? From the bottom of our hearts, we want to say thank you, no? You know who you are, no? Hindi ko na maisa-isa, we cannot mention you, we cannot mention your name one by one, pero maraming salamat. Amen? Praise God. Palakpakan natin ang Panginoon. Hindi isa lahat ng nag-breakfast para sa family namin, sa mga nag-love gift, and masabi ko lang ay thank you ng marami at God bless you. Una sa lahat, thank you kay Lord dahil sinumahan niya ko for the past 14 years of my life in school. At pangalawa sa family ko dahil kahit simula, nagsimula kami sa baba, sinuporta pa rin nila kami sa pag-aaral hanggang nandito na kami ngayon sa amin at nalalagyan. At ipapasalamat din ako sa mga kasama namin sa bahay, sa mga kanila at Elmi, kanila Peri, kanila Ate Rul, Ate Rachel, at sa lahat ng mga gumigising sa amin at lahat ng mga may sacrifices para sa amin. Know na hindi na sayang lahat ng sakripisyo nyo dahil si Lord nagbigay pa rin ng karangalan para sa amin. At iba pa rin namin sa Kanya lahat ng karangalan. So, to God be the glory dahil nakatapos kami ng may karangalan. At ipapasalamat ako
sa kanya dahil kanina mamalpang. Yeah, thank you. Yan. For all the ribbons, trophies, medals, awards that they have received, ay you are part of them. Bahagi po kayo. Amen po ba? Kaya again, from the bottom of our hearts, we want to say thank you and most especially to our Lord Jesus Christ. Amen. Hallelujah, Lord God. Our hearts are filled with thanks, O Lord, because you are great, you are true, you are faithful, and you have never failed us. Father God, thank you for everything that you have done for us, you are doing to us, and will still do in our lives. Father, thank you that we can trust you with our lives. We can trust you with our future. We can trust you with our everything because you are a God who never fails. Father God, thank you, Lord, for the lesson of the life of King Solomon. Truly, O God, the secret of success, the secret of prosperity and wealth is seeking your perfect will and not our own will. Maraming salamat sa buhay ni Solomon, Panginoon, sapagkat, Lord, nakita namin sa kanya na inuna niya, O Diyos, na hanapin ang iyong kalooban at ang kapakanan ng marami higit sa kanyang sarili. Kaya naman, Ama, higit pa sa kanyang inaasahan, higit pa sa kanyang hiningi, O God, ay ibinigay mo sa kanya. Ganun din po sa aming mga buhay. Lord, let it be true in our lives, just like King Solomon, Lord, that we will be prospered, we will be blessed, O God, beyond measure, Lord, beyond our expectations, because we sought your will and not our own will. We sought the concern of many people, Lord God, around us, and not our own concerns. Father God, we thank you, Lord God, that you have taught us the secret of prosperity and success, O Lord God. It is not about being concerned with our own selves, Lord, but being concerned with the welfare of other people. This is the true secret to prosperity. We thank you, Lord God. Help us to walk in this truth. Help us, O God, to walk, O Lord God, in the word, O God, that you have revealed unto us today. And so, Father God, seal, O God, with your precious blood, every truth that we have heard from you.
let it be implanted in the deepest part of our hearts and let us walk in it daily in our lives. Father, bless your servant with whom you have used today. Bless him more than he ever expects. Let the spirit of Solomon, let the anointing of Solomon flourish in his life, Father, and let him continually be an instrument, Lord, to bless many, Lord God, in the name of Jesus. Just like Solomon, increase the wisdom upon his life, increase the understanding and anointing upon his life, that he may continue, Lord God, to impact the world of God. Hallelujah. Maraming salamat, Ama. Pagpalain mong aking mga kapatid. As we depart from this place, let your mercy and protection be upon us. Lord, maaring sa mga oras na ito, Panginoon, hallelujah, ang mga kapatid ko, Panginoon, hallelujah, ay Lord, nag-uumapaw ang kanilang mga puso, Panginoon, sapagkat, Lord, natanggap nila, Panginoon, ang katotohanan ito. Lord, huwag lamang manatili ngayon. Let it not only be at this moment, Lord God, but even when we depart from this place, O God, let the overflowing joy in our hearts, O God, be manifested, Lord God, in our lives, in our workplaces, in our community, in our family, in our homes, Lord, in the name of Jesus. Father God, we thank you. We carefully give back to you all the honor, all the thanksgiving, and all the praise, for you alone deserve it, Lord Jesus. This is our prayer in Jesus' name, and everybody says, Amen. Amen. Amen.